something went wrong into my mind. Ba, matagal na yan. Ngayon mo lang napansin yan. Ha? Na merong something wrong sa iyong mind para makapagmagaling. Ha? Para mapabuti siya. Abusado. Masyado. Bunga ng matinding pagsisipsip. Itong si Remulla na itong mga walang yang ito mapaparusahan sa gobyerno. Wala naman eh. Wala naman. Basta maglolipap ka lang sa presidente ng Pilipinas. Sipsipin mo, pati tumbong niya. Ha? Lahat ng pwede mong masipsip, sipsipin mo. Habang nakaupo yan, para makinabang ka. Hindi yung tao makikinabang sa ginagawa mo. Puro pang sarili yan eh. Personal yan eh. Tapos isisisi niya, ABS-CBN daw. Eh ba't di ko nabasa dito sa batas na pagka binastos mo, nilapastangan mo ang national anthem, eh sisisihin mo ABS-CBN. Hindi yata nakalagay sa batas yun kundi kay tarantado. Tungkol dito sa kabastusan ng mambabatas na si Crispin Boying Remulla. Sino ba itong Crispin na ito? Mga ito'y nagsulputan lang. Anak ito ni ano eh, ni dating Governor Johnny Remulla. Mga kaibigan ng Cavite. Pero, hindi mga kilala itong anak nito. Di ba? Ng publiko. Nakakakilala lang siguro dyan eh. Mga mangilan-ngilan sa Cavite. Ha? Mga leader-leader sa politika. Pero mismong mga Caviteño, hindi naman kilala nung una yan eh. Paano ba sila nagsimulang makilala? Eh nakilala yan dahil yung isa sa mga kapatid nila, ewan ko kung ano pwesto ngayon nun. Kasi tumakbo yun eh. Eh, dati, kumandidato rin yun eh. Paano ba sila nakilala? Dahil doon, pagkatapos ng kanilang ama, ha? Eh, mga kaibigan, kung di ako nagkakamali, dating reporter yun ng ABS-CBN, si Gilbert, di ba? Gilbert Remulla, yan, kaya sila nakilala. Ngayon, eto po, doon sa, ano ho, ha, pagpapatugtog ng national anthem, kasi programa yan, government office yan eh, mga kaibigan eh. Kami nga eh, nung may forum kami sa Manila Hilton nung araw eh, na naging mula Manila Hilton, naging Holiday Inn, Manila Pavilion, dyan ho ginaganap dati yung isa sa mga legal na forum dito sa Pilipinas, yung UN Walkers Club, ha? Yung grupo ng UN Walkers Club. Yun lang ang forum na hindi ka pwedeng mag-asungot, ha? Hindi pwede asungot doon. Dahil doon, lahat ng dumadalo, miyembro ka man o hindi ka miyembro, eh bibili ka ng pagkain mo, ha? Ikaw ang magbabayad, walang magbabayad para sa'yo. Hindi katulad ng mga forum-forum ngayon, hindi na forum yan. Yan eh, katayan ng katotohanan, mga kaibigan. Katunayan, dyan libre lamon eh. Ha? Sa kanila, libre na ngayon ang paglamon. Lalo na kung may politikong magbabayad. Eh, karaniwan naman na mga forum-forum na yan, mga kaibigan, eh mga nasa likod yan, pagkor, di ba? Kaya hindi mo pwedeng banatan yung pagkor eh. O, eh, ba't mo tatawagin forum yan? Ang forum, malayang talakayan yan, di ba? O, eh pagka binabayaran mo, siguro yan yung kabilang yan sa sinasabi ni Alan Peter Cayetano na nagyayabang kay Mocha at saka dun sa mga muchacho ni Mocha, mga kaibigan, na nabibili raw yung interview sa media. Eh ba't di mo sinabi kung sino yung mga nagbebenta ng interview? Dapat sabihin mo. Kasi ang nasisira yung buong media, di ba? Hindi naman lahat nagbebenta ng interview eh, mga kaibigan eh. So, marami ngayon ang gumagawa niyan dahil dito kay Alan Peter Cayetano, ha? Ngayon, ito hon si Mambabastos, este Mambabatas, na si Boying Remulla, mga kaibigan. Ano ho eh, humihingi daw siya ng paumanhin pagkatapos na siya ay makunan na nagsusulat habang tinutugtog yung ating pambansang awit, ha? Bago po magsimula yung kanilang pagdinig at panggigipit, mga kaibigan, sa ABS-CBN. Ngayon,
Itong video na ito ay kumalat sa social media. Actually, viral siya ngayon. Na nagsusulat nga siya habang yung mga kasamahan niyang congressman eh nakatayo ng tuwid, ha? At yung kanilang mga kamay, yung kanang kamay nila ay nakapatong pa sa dibdib nila, ha? Sa kaliwang dibdib bilang paggalang sa ating pong watawat, mga kaibigan. Pero sa kanyang paghingi ng tawad, isinisisi po ni Remulla yung pong ginawa niya na ang may kasalanan daw ABS-CBN. Ano ang kinalaman ng ABS-CBN dun sa pagiging bastos niya at paglabag niya sa batas? Ito ay maliwanag na paglabag sa batas. Katunayan, may batas yan, mga kaibigan. At ang nagpasa ng batas na yan, kaya tayo nagtaro ng batas, eh ang nagpasa ho niya, ang Kongreso. Di ba? Sila ang gumagawa ng batas eh. Kaya nagkaroon tayo ng batas kung paano mo tatratuhin ang pag-awit ng ating pong pambansang awit na pinamagatang lupang hinirang at kung paano mo ikakandak ang iyong sarili habang ikaw o habang ang national anthem ay tumutugtog at itinataas ang bandila ng Pilipinas. Oh, ang sabi niya ho, mga kaibigan, ha? Kunyari humingi ng paumanhin for public consumption. Mga kaibigan, yan na lang ang pagtrato nila eh. Pag sila ho ang lumabag sa batas, eh paumanhin lang. Ha? At walang parusa. Oh, pero may nilabag ang batas. Mga kaibigan, eh para saan yung batas na ginagawa nyo? Kaya wala namang kabuluhan yan eh. Ang totoo lang ngayon ha, ito, tatapating ko kayo. Meron pa bang naniniwala dyan sa investigasyon ninyo? Kayo lang yan eh. Di ba? Kayo na lang yan. Wala nang naniniwala sa gobyerno ngayon. Yan ang katotohanan. Maging yung midnight na pagsasalita ni Presidente Duterte, walang nanonood nun. Yun, ang makikita mong views nung puro troll yun. Mga kaibigan, eh ilan na lang ang views eh. Mga kaibigan eh, wala na. Ibig sabihin, sabi ko nung una pa lang na akala mo kung sino itong mga ito, itong mga troll. Nung tayo naniniwala pa kay Presidente Duterte, lahat ng babala sinabi natin na dapat nilang ginawa at gawin.